Okay. So, ato ang topic karong gabi una is all about magnetic force from two magnets o ang magnetizing force, no? O magnetic intensity. Okay? So, maguna ta sa magnetic force from two magnets. Okay? So, una, discuss na to sa ni sila, unsa ni nga mga ano, sa ni nga mga butang. So, sa permeability, si absolute permeability o si relative permeability. Okay? Sa daw na sila. So, si permeability or ang iyang symbol is mu is the property of a material to conduct or pass magnetic flux through the material. So, property sa material, no? Bale, unsa man yung material, for example, steel. So, property niya to conduct magnetic flux. Pero, if ang material nimo plastic, yahang property nga mo, pass or yahang i-deflect ang magnetic flux. So, mostly, ang naay permeability ra dyan is katong mga mukandak or katuwitong i-allow nila ang magnetic flux nga moagi sa ilaha. For example, ana, is steel, di ba? Pero si aluminum, dili mo agi ang magnetic flux ana. Okay? So while si absolute permeability or ang iyang symbol is mu o, so mo na siya ang permeability of air. Okay? Then relative permeability or mu r is ratio of the permeability of the material to the permeability of air as reference. Okay? So naa na siya yung formula. Para makuha nimong permeability sa relative permeability sa isa ka butang, so i-ratio lang nimo sa permeability sa air divided by ay ratio permeability sa isa ka material divided by permeability sa air. Okay? So yan ang rayahang formula. So magnetic force. So the magnetic force is the force between two magnetic poles is directly proportional to the product of their magnetic strengths and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So, yan na siya, no? Yan. So, ang formula na niya is kana. Kana siya directly proportional to the product of their magnetic strengths, which is kani si M1 kana ug M2. So directly proportional, so i-multiply lang nimo sila. So and inversely proportional yan to the square of the distance between their centers. So kani square of the distance which is kaning R, distance between their centers. So center sa kani, center aning isa ka pole, then ayan, R squared. So, para asa man si 4 pi mu o mu r. So, kana siya is ang ato ang constant dira. Okay? Okay, sige. So, muna siya no, si F force in Newton. So, naka-Newton siya. Pag ang imo ang M or ang pole strength is naka-Weber. So, magnetic, ansa ni, ang strength niya. No? Then R is for distance between center of poles in meter. Then mu O, absolute permeability of air. Then mu R, permeability of the medium. So mu R is equal to 1 for air. So ang mu O niya, mo ni siya. 4 pi times 10 raised to negative 7. So, constant na siya. I think namangya po na yata sa inyong calculator. Wait lang nga, tanaw na to. Mu O, 33. So, kung atong i-kuan sa itong calculator, shift constant. Saan constant yan? Yan, shift 7, 33. Yun. Ayun, ayun, ayun.
pa yata ni 4 pi times 10. 4 pi yan, maulagi na siya. So, ay, na-close man ako. Share sa nawa dali ah. Yun. Okay. So, si mu o, ano siya? Naara siya sa calculator na kung shift constant ninyo 33. Makalimot mo na, naara dira siya sa calculator diretso. Okay? So, ang mu r, basta to an air ganin na siya, 1 radian na siya per minute. Okay? So, sa an example, 2 magnetic N poles are placed 10 cm apart in air. So, if each pole has strength of 0.008 Weber, find the force of repulsion between them. Okay? So, yan na siya. Repulsive force. Ibali, magtinukluday na sila. Diba? Kaya mo man na itong kwan sa magnet. Basta north o south yan eh. Magdikit na sila. Then, diba? Opposite poles attract niya. Pag the same pole, north to north, magkuan sila, magtinukluday. Same as south to south. Okay? So, yan na siya. So, mali na siya ang arrow. Actually, dire, dapat nagtinukluday na siya. Paano na, dira? Ano na dapat? No? Manayahang force. Okay? So, kung dire na sa center, nagyana, tinukluday siya. Okay? So, ang formula ra na nga itong sundon, katurang itong gidiscuss kayo na. Well, ato saan niya siyang ikwandaan. So, ang M1 niya, magnetic force sa isa ka north, no? Is 0.008 Weber. Sa isa po, same lang man daw sila, so 0.008 Weber. Then, sa pailain, ilahang, saan ni distance, no, is 10 cm. So, dapat, naka-meter na siya. So, 0.1 meter. Yan. So, 0.1 meters. Okay? So, another na itong mga koan, sa na-given niya, is ang mu o. Is equal to 4 pi times 10 raised to negative 7 o ang mu r is equal to 1. Ano man? Anong 1 man? Kay, ano siya dire sa yung problem? Nara siya sa air. So, wala siya yung material in between them. So, 1. Okay? So, ang formula, ang solution na nato karon, solution, gamitan na itong formula niya nga, force is equal to M1, M2, all over 4 pi mu o, mu r, times r squared. Okay? Then, substitute na ito dito. So, doha ka 0.008 all over 4 pi. Ang mu o niya is 4 pi po dyan, no? So, 4 pi times 10 raised to negative 7. Then, mu r niya is 1. Then, ang radius niya is 0.1 naka-squared. So, ang force niya karon ra is equal to, so, times na to, 0.08908
0.008 all over 4 pi times 4 pi exponent negative 7 1 0.1 squared. Pastilan mo na eh. Idiritso na lang ako na idiri ah. Shift constant 33. Yun. Okay. So, ang answer niya karon sa force niya is equal to 405.28 newton. So, unsa man ay si 405.28 newton is repulsive. Okay? Okay, sabdan. Kuhanin niya. Kuha. Copy, copy. Yes, sir. Okay. Sige. Move ta sa itong next topic, which is magnetic intensity. So, the magnetizing force of any point within a magnetic field is numerically equal to the force experienced by an n-pole of 1 Weber placed at the point. Unit of magnetizing force is Newton per Weber. Okay? So, magnetizing intensity formula. So, H is equal to M all over 4 pi mu O mu R times R squared. So, isa lang ang M niya sa taas. No? Kaya, ang na-experience raman sa isa ka-pole. Okay? Tama to. Naraw. Nara, isa ra ka pole, n pole lang. Wala siya na yun nga duha ka magnet, isa lang ka magnet na yan kuan. Unsa ang intensity nga ma-experience sa North Pole? Yan. So ang H ninyo dira is naka Newton per meter. Or ang inyong magnetizing intensity. So relation between B and H. Kung sa ito si B gani, si magnetic flux density. While si H is magnetizing intensity. So the flux density produced in a material is directly proportional to the applied magnetizing force H. So directly proportional na daw sila. So yan na, rasya. Si B is equal to mu H. So si mu na to is ang constant, di ba? So si mu is equal to mu R mu O. Yun. So mu, permeability of material. Lang. Okay? Sample ta para mas masabtan. A magnetic core 1 square centimeter in cross-section has 0.1 milliweber of magnetic flux passing on it. So what is the magnetic field intensity in the core? Assume the relative permeability of 1,000. Okay? Doon saon na ito ni siya. So, gamitan ato siya or ato sa ang ipang lista tanan ng ato ang given para mas makuha na ito dahil. So, given. Okay? So, yung gihatag na atay magnetic flux. So, magnetic flux gani is si P. Yan. It's equal to 0.1 milliweber. Then, sa pailain, na atay cross-sectional area, ano siya? So, area is equal to 1 square centimeter. So, di ba, kailangan na ito perminti o naka-meter siya. No? Para mas dali. Para makuha na ito itong test lang atong gusto. So, since Weber po na nga itong flux, kailangan itong area dapat naka-square meter. Doon siya sa ito i-convert times 100 centimeter. 1 meter. Yeah, naka-square na siya. So, final na to for our area is equal to, ilaman na siya? So, 1 times 10 or, wait lang. Ay, di. 100 yung din na
So area na to is 0.0001 square meter. Yan, muna area na to. Then napa siya isa ka given, which is ang relative permeability. No? Relative permeability, which is mu r. So given niya is 1000. Yun. So makita na to nga kailangan na to kuhaon ang sa itong kailangan? Kailangan na to ang magnetic field intensity. So, di ba, si magnetic field intensity is si H. Okay? So, before na to makuha si H, di ba, itong discussion gain na, na siya nga, ano yun, B, or ang magnetic flux density is equal to mu H. So, kailangan po na to si magnetic flux density. So, si B. Yan. So, una na to kuha nun is si B. So, since given man ang flux of area, so, kuha na to na itong formula niya nga flux over area. Then, after that, makuha na to si itong B is equal to mu H. Then, si mu is equal to mu O mu R. Yun. Kana lang ang mga formula itong gamiton. So, una, kuha na ito si magnetic flux density. So, solution. So, magnetic flux density is equal to flux over area. Flux density is equal to 0.1 times 10 negative 3. Ay, milli man siya, di ba? Then, ang area niya is 0.0001. So, natay flux density is equal to 0.1 exponent negative 3. So, ang ato ang flux density is equal to 1. So, 1. 1. Unsama na siya. Unsama yung atong unit para sa flux density since ang sa taas kay Weber man siya. Kana Weber niya kani siya kay naka square meter. Unsa ba dapat ang iyang unit? Tesla, sir. Tesla, very good. So Tesla. So pero kung naka Maxwell over square centimeter. Unsa man ang unit ato? Kung naka Maxwell over square centimeter. Naka katong G, sir? Itong Gauss. Ito ang atong dapat. Pero karon kay Weber per square meter man. So, Tesla. Okay? So, since na natay flux density, kung ano na po na to ang iyang magnetic intensity. So, which is si flux density is equal to mu times H or intensity, magnetic field intensity. So, since H atong kuhaon, ato siyang i-derive H is equal to flux density over mu. Okay? Na-follow na? Diyon sa nakapagkuha? Yes, sir. Okay. So, since wala man tayo given ni mu, then naaman tayo mu r or relative permeability, so, pwede na to H is equal to flux density all over mu o mu r. Yun. So, naaman tayo mu o, di ba, kay constant man siya. So, flux density niya is equal to, flux intensity or magnetic intensity is equal to 1 Tesla, yan, over mu O, or, wait lang. So, mu O na to nga 4, pi times 10 raised to negative 7 times mu r nga 1000. Yun. So, ang ato ang magnetic field intensity should be equal to so 1 all over shape constant 33 times 1000.
So, ang answer na to is 795. 795.77. Sa unit. Dapat daw, ang unit niya is naka-Newton per Weber sa magnetic flux intensity. Okay, kuha na niya? Yes, sir. Okay. Sige. So, dito lang mag-end na to ang discussion for today.